pinakamabagsik na hagupit ng bagyong Rolly sa isla at probinsya ng Catanduanes niya unang ibinuhos. Direkta kasi itong nakaharap sa Pacific Ocean kung saan nagmula ang bagyo. Katulad ng ibang bahagi ng Kabikulan, lagi itong dinadaanan ng bagyo. Pero sa mahabang panahon, ngayon lang daw ulit nagkaroon ng bagyong singlakas at singlupit ni Rolly. Kaya ang mga bahayan at komunidad doon, hindi mo na halos makilala. Mula sa Catanduanes, may ulat si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, nasa 65% ng mga maliliit na tahanan ang wasak na wasak. At marami pa mga establishmento, mga government offices at mga paaralan ang napinsala rin. Kabi-kabila ang destruction dito sa lalawigan ng Catanduanes dahil nga sa pagdaan ng super bagyo na si Rolly. At sa mga sandaling ito, ang pinakahuling tala ng probinsya ay lima na ang nasawi. Ganito ang bumungad sa amin pagbaba namin sa pantalan ng San Andres, Catanduanes, sakay ng unang barkong naglayag kanina umaga mula sa Tabaco, Albay. Dito pa lang, kita na ang matinding pinsala dala ng bagyong Rolly na unang naglandfall sa lalawigan. Mula sa San Andres, bumiyahi kami papunta sa kabisera ng lalawigan ang bayan ng Virac, mapa-estruktura ng pamahalaan o maging ng mga kabahayan di pinalagpas ng bagsik ng bagyong Rolly. Saan man tumingin ay laganap ang pinsala sa lugar na ito. At ayon sa mga residente, kung hindi nila sinunod yung payo sa kanila ng mga otoridad na lumikas, maaring hindi nila naligtasan ang malakas na hangin na dulot ng bagyong Rolly na sinabayan pa ng rumaragasang tubig. Isa sa mga nawasak ang bahay ay kina Carla Borja. Halos di na makilala ang bahay ni na Carla dahil mula bubong pati na mga dingding nawasak sa bagyo. Hindi ko po alam talaga. Wala na po. Parang nagblanko pa yung utak ko. Nagblanko talaga. Napakahirap daw magsimula lalo't wala namang maaaring pagkunan ng kabuhayan. Mahirap po eh. Hindi ko alam kung paano magsimula. Walang mapagkukunan, walang halang buhay. Malapit naman sa Gogon River ang kongkretong bahay ni na Anilu Odal. Matibay man sa malakas sa hangin pero wala raw itong panama sa mabilis sa pag-akyat ng tubig. Habang nilalamon ng tubig ang bahay, pinwersa ng mister ni Anilu na matanggal ang bakal na grill sa kongkretong pader. Kaya naligtasan nila ang tiyak na kapahamakan. Ang problem, yung tubig nakikita namin taas ng taas. Pag yan kami umakyat sa ceiling, wala na, hindi na, wala na talaga, wala na kaming lulusutan. Tapos sabi ng anak ko, dun sa asawa ko, sabi niya, Daddy, make a hole, kailangan natin lumabas dito, lipat tayo. Sabi niya, kailangan makalabas tayo dito, sabi niya. Pero ang kalapit lugar ni na Anilu na sina Mario at Micaela Jacob, hindi nakaligtas sa tumaas sa tubig sa Gogon River. Ayon sa kaanak nila, babalikan sana ni Mang Mario ang anak na si Micaela na nasa bahay nang mangyari ang trahedya. Mas matindi ang pinsala sa bayan ng Bato, kung saan unang naglandfall ang bagyong Rolly Linggo na madaling araw, ang bahay pamahalaan, paaralan, pati na ang napakaraming tahanan sinira ng bagyong Rolly. Si Lola Consing publiko, ikalawang buhay na raw kung ituring ang pagkakaligtas dahil sa malakas sa hangin at flash flood, unti-unti raw bumigay ang bahay. Napinasidhi pa ng pagbagsak ng mga tubong scaffolding at kongkreto sa katabing ginagawang gusali. Tuloy ang nawasak ang bahay ni na Lola Consing at kasama siyang nadaganan. Pabutit kasama niya ang panganay na anak. Sabi niyo, mga anak ko, lakasan ko na lang daw ang loob ko. Kasi mabuti na buhay pa kami. Kasi kung talagang ayan tubong yan, pwede na ako dyan na mamatay. Kanina lang muli pinasok ni Lola Consing ang nawasak na tahanan na lalo raw nagpabigat sa nararamdamang pinghati. Sana lang matulungan lang kami, ta umaba pa rin kaunti ang buhay ko. Ta, kung surito ko matay noon, di sana namatay na ako siguro. Binigyan pa naman ako ng Panginoon na mabuhay. Yun nga ang problema natin is, unang-una, siyempre yung pagkain muna, na ilang percent pa lang ang nabibigyan natin ng relief kasi hindi nga impossible nga yung ibang town and ibang barangay, you know. And then yung problema pa sa pagpaayos ng bahay nila kung saan, siyempre unang-unang focus natin yung pagkain muna, pero yung sa mga hardware materials na pwedeng ma-restore agad ang bahay nila, medyo hirap na hirap pa tayo. Bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon ito sa lalawigan nga ng Catanduanes, kaya naman minarapat natin
maipaabot ng ilan sa ating mga kababayan yung kanilang panawagan sa kanilang mga mahal sa buhay sa iba't ibang panig ng bansa o maging sa ibang bansa. Narito ang ilan sa kanilang pahayag. Nananawagan po ako sa magulang ko na sabihin sa kanila na okay lang kami dito. Nakaranas po kami dito ng malakas na hangin. Inabot kami ng tubig. Kayo mama, di ko po kayo matawagan. Kaya sana okay lang po kayo. Ako po si Rory Tabuso, a.k.a. Babos ng Bira Catanduanes. Nananawagan po ako sa aking mga kamag-anak po dyan sa Maynila na okay naman po kami dito sa Bira kahit tumama yung malakas na bagyo. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng pamilya natin, buhay kami lahat dito. At kahit pa paano, nakasurvive sa bagyong napakalakas. Ibig kong ipaalam sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid at mga kaibigan na nandito kami, lalo-lalo na sa aking anak na si Jesse. Andito kami, okay, walang problema. Huwag kayong mag-alala, okay lang kami. Ngayon lang ako nakalabas ng bayan dahil hindi makalabas yung... Hindi, walang madaanan. Ma'am Jess, aminado ang lokal na pamahalaan na talagang mahihirapan pa, no? Kung kailan masasabi, kung kailan maibabalik yung linya ng komunikasyon at yung linya or serbisyo ng kuryente dito sa lalawigan. Pero sinabi ni Governor Kua na sa pamagitan ng NDRMC ay nakikipag-coordinate na sila sa mga telecoms at gayon din ano, sa mga electric cooperatives sa iba't ibang panig ng bansa para pumunta sila dito sa Catanduanes para maitayo muli yung napakaraming mga nasira na mga poste at mga kable ng kuryente na nakalundo sa iba't ibang mga lokasyon dito sa Catanduanes. Ma'am Jess. Yes. Ian, it's good to see you, no? Ang una kong tanong sa'yo, paano mo ikukumpara itong nangyari dyan sa Catanduanes, dun sa nasaksihan mo nung nag-cover ka ng Super Typhoon Yolanda sa Leyte? Ma'am Jess, malaki ang pagkakahawig ano, ng bagyong Yolanda at nung bagyong Rolly. Pareho nitong naparalisa, no? Yung mga lugar na dinaanan nito, kagaya doon sa Tacloban at gayon din dito sa lalawigan ng Catanduanes. Bagsak din ang linya ng komunikasyon dito, gaya doon sa Tacloban. At yung power lines ay talagang naapektuhan. At yun lang, Ma'am Jess, ano, talagang ang kaibahan lang nila, pagdaan dito sa Catanduanes nung bagyong Rolly, ay mas humina ito nung mapunta na doon sa mainland ng Bicol at subsequently, mas humina pa nung mapunta doon sa Calabarzon area, Ma'am Jess. Okay, Ian, nakikita ko yung problema dyan. Oh. I'm sure ang daming pangangailangan ng mga kababayan natin dyan ngayon. Pero siguro kailangan natin i-prioritize. No? Ano yung pinaka-immediate at pinaka-urgent na needs ng mga kababayan natin ngayon dyan sa Catanduanes? Ma'am Jess, yung immediate na pangangailangan talaga ng ating mga kababayan, nakakalungkot ano, ilang araw nang nagdaan itong bagyong Rolly, pero marami sa kanila yung hindi pa rin nahatiran ng pangunahing pangailangan gaya ng pagkain, mga suplemento ng bigas at mga dilata. So yan, Ma'am Jess, ang kanilang hinihiling na sana nga ay mabigyan sila ng kagyat na tulong. At pangalawa naman, nais din nila na yung kanilang mga tahanan ay maibalik nila sa dating kaayusan. Ano? Marami ang nawala ng bubong. Yung iba talaga ay totally na wasak yung kanilang tahanan. At yung iba ay gusto nang bumalik sa kanilang mga tahanan. Pero yun nga, medyo mahirap pa sa ngayon, Ma'am Jess, dahil tolda pa lamang yung naitatayo nila at wala pang dingding. Napakadelikado nito sa mga kabataan. Ang sabi ni Governor Kua, yung mga pagkain ay hindi maihatid doon sa ibang area dahil nga may mga areas pa rin dito sa lalawigan na hindi pa rin passable yung mga kalsada dahil marami nga mga puno na nakahambalang, may mga malalaking landslide at may mga nakahambalang na mga debris. Kaya humihingi siya ng paumanhin ano, dahil nga hindi kaagad maipaabot ito. At doon naman, Ma'am Jess, ano, sa mga materials para sa pagpapagawa muli ng kanilang mga tahanan, yan ay pinag-aaralan pa ng pamahalaang panlalawigan sapagkat ang uunahin muna raw nila kasi sa ngayon ay yung maibigay yung pangunahing pangailangan gaya ng pagkain, tubig, at yung damit ano, itong ating mga kababayan, Ma'am Jess.
I think, Ian, kailangan nating i-emphasize, no, yung napaka-importanting leksyon na pwede nating matutunan lahat sa nangyari sa Catanduanes. Ito yung kahalagahan ng pagsunod sa pakiusap, utos, pagka may mga sakuna, no, na pag sinabing evacuation na, mag-evacuate na. Kasi considering yung lakas nitong Rolly dyan sa Catanduanes, remarkable o noteworthy na yung casualty count ay hindi gaanong kadami o kataas, no, Ian? I think kailangan nating i-emphasize ito para sa kaligtasan nating lahat. Ma'am Jess, talagang kahanga-hanga, no, yung nakita natin na yung mga taga rito sa lalawigan ng Catanduanes ay sumunod sa mga otoridad. Yan ang nakita ko kanina at nung makausap ko yung mga residente, sinabi nila na wala pa nga yung bagyo, nag-preemptive evacuation na sila. Karamihan ay naroon sa kanilang mga barangay, siksikan man, mas ligtas daw sila doon. Lalo na yung mga nakatira sa mga light materials yung bahay. At Ma'am Jess, talagang pag dumaan ka dito sa coastal areas ng lalawigan, doon sa San Andres, dito sa Virac, at doon sa Bato at sa iba pa mga bahagi, ano, makikita mo na pakaraming mga bahay doon sa mga coastal area. Pero sa ngayon, ano, ang ibinibigay na figure ni Governor Cua na nasawi dito sa trahedyang ito ay nasa 5 pa lamang. So ang lumalabas ay naging epektibo talaga yung pagbibigay nila ng babala at yung paghihikayat nila sa mga residente na lumikas. Dahil kung talagang titingnan mo yung sitwasyon, ano, kung babalikan mo yung mga tahanan doon sa gilid ng coastline, talagang wala talagang bubuhayin, ano, itong bagyong si Rolly, sapagkat ayon sa mga residente, hindi lamang kasi napakalakas na hangin yung kanilang naramdaman. Habang bumabayo itong si Rolly, sabay naman pumapasok yung napakataas na baha at napakabilis nung pagragasa ng baha. Kaya marami rin, ano, ang nahirapan nung araw na yon, especially yung mga nagstay talaga at nanatili sa kanilang tahanan, Ma'am Jess. Alam ko, Ian, may malumapit sa inyo, no, nananawagan para dun sa makamag-anak nila malaman how they are. No, dito rin sa Maynila, merong lumapit sa akin humihingi ng tulong. Kung pwede daw, no, mahanap si Mrs. Lydia Rojas. Nakatira siya sa 190 Salvation Street sa Bato, sa Catanduanes. No, kung may time ka, Ian, pwede bang pakisaglit mo, malaman lang daw sana nila, senior citizen daw ito, gusto nila malaman if she is okay. So yun lang, Ian. Ingat kayo ng team mo dyan sa Catanduanes. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.